alam mo kung sino kang banal kumakaasta. Bakit kailangang mangyari sa amin to? Huwag mo kong takutin, kuya! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Joel at naglakas loob akong magpadala ng aking kwento sa inyong programa, Sir Jupiter, upang magbigay ng kamulatan at aral sa lahat ng mga kabataang tagatangkilik ng YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Dekada 80 nang mangyari ang totoong karanasan kong puno ng hiwaga at kababalaghan. Dati akong may-ari ng paggawaan ng mga lapida, rebulto ng mga santo at mga krus na yari sa bato. Matagumpay at mabenta ang negosyo kong ito na itinayo ko sa bandang likuran ng La Loma Cemetery. Nakuha ko ang hilig sa paggawa ng mga sinimentong rebulto nung isinama ako ng tatay ko noon sa isang paggawaan ng mga dibuho ng Santo't Santa sa Paete, Laguna. Doon ko nakilala ang asawa kong si Wilma na nagbigay sa akin ng dalawang mababait at matatalinong mga anak. Benjo! Anak, tawagin mo ng kapatid mong si Mara. Kakain na tayo. Nandito na ako, Ma. Anong ulam? Ulam ka agad? Tawagin mo muna si Papa sa shop sa baba. Sabihin mo magdi-dinner na tayo. Anong ulam natin ngayong gabi? Ayun na pala si Papa eh. Oh, etong ulam natin ngayong gabi. Kare-kare? Kare-kare! Tsura pa lang, nabusog na ako ah. Ulitin mo tong niluto mo, Ma, sa graduation ko, ha? Hindi na kailangan. Bakit naman pa? Dahil sa Baguio tayo magse-celebrate pagkatapos ng graduation nyo sa Marso. Talaga, Papa? Totoo ba yan, Papa? Naakyat tayo sa Baguio pagkatapos ng graduation namin ni Mara? Totoo. Nasa bucket list ko yan, mga anak. Ang itreat kayo sa Baguio sa oras na makagraduate kayo. Pangarap yan ng papa ninyo para sa inyong magkakapatid. Tingnan mo si Benjo, kagraduate ka na sa kolehiyo, magiging arkitekto ka na. Si Mara naman, kagraduate na sa high school. Magka-college na siya sa pasukan at makakapag-aral ng kursong gusto niya. Pero bago tayo umakyat sa Baguio, a-attend muna tayo ng banal na misa. Thanksgiving Mass, dyan sa paborito nating simbahan ni Hesukristo sa tabi ng La Loma Cemetery. Sino kaya yan? Sandali, Ma, Pa, titignan ko. Sino yan, anak? Walang tao, Ma. Huh? May kumakatok sa kwarto niyo, Papa. Ano? Narinig ko, galing sa kwarto nila, Papa. Umpisa pa lang ng masaya naming gabi noon nang magsimula ang katatakutan sa loob ng bahay namin, Sir Jupiter. Tumayo ako sa kinauupuan ko at binuksan ang kwarto ko. Wala namang kumakatok, Mara. Ah! Narinig niyo yun? Hindi nakatok yun ah. Kalampag na. May tao ba sa kwarto mo, Mara? Huwag mo akong takutin, kuya! Nagpanggap ako na hindi natatakot, Sir Jupiter. Pero ang totoo,
Kinakilabutan ako nung gabi na yun. Naglakas loob ako na buksan ang kwarto ni Mara, pero nang hilakbot ako sa nakita ko. Ano nakarating dito sa kwarto mo itong ribulto ni Mama Mary? Nasa bukana ng pintuan ng kwarto ng anak kong si Mara ang life-sized na ribulto ni Mama Mary na tinatapos ko para sa isang kliyente na nagpapadecorate ng musuleyo nila. Nakatayo ito sa harapan ng pinto. Walang ulo dahil hindi pa ito tapos. Tulungan niyo ako mga anak. Ibaba natin to doon sa shop. Doon na nagsimula ang kababalaghan at kakaibang misteryong nangyari sa buhay ko. Nasa ibaba lang ng bahay namin ang shop ko ng paggawaan ng mga ribulto at lapida, Sir Jupiter. Isang araw, wala lahat ang pamilya ko. Ako lang mag-isa sa shop nang may isang lalaking nakaitim na shades at trench coat ang lumapit sa akin. Gusto ko magpagawa ng ribulto. Ano pong klaseng ribulto? Gaano po kalaki? Mama Mary po ba o Jesus Christ? Ipinakita niya sa akin ang isang larawan. Larawan ito ni Lucifer. Guwapo ang mukha nito pero may buntot sa likod at dalawang sungay sa ulo. Nakakatakot ang mga mata nitong nagliliyab. Santo po ba ito o Arkanghel? Pero bakit may sungay at buntot? Siya si Lucifer, ang pinakamagandang anghel sa kanilang lahat, ang pinakamakapangyarihan, ang Diyos ng mga tulad ko. Gusto mong gumawa ako ng ribulto ni Satanas? Oo. Ilalagay ko ito sa puntod ng isang tatay sa loob ng laloma. Kakailanganin niya ng bantay. I'm sorry, pero hindi ko magagawa ang ribultong yan. Bibigyan kita ng isa pang araw para pag-isipan ng alok ko, Joel. Hindi na magbabago ang desisyon ko kahit na anong araw ka pa bumalik. Tapat ako sa Diyos ko. Si Hesukristo lang ang tunay na Diyos para sa akin at sa pamilya ko. Kaya ang ribulto niya lang at ng kanyang ina, ang Birheng Maria, ang siyang ginagawa ko para sa mga puntod ng mga Katolikong tulad namin. May abang ka magsalita, Joel. Akala mo kung sino kang banal kung makaasta. Hindi ba't ipinagbawal din ng Diyos ninyo ang gumawa ng mga ribulto na gagawing Diyos-Diyosa ng mga tulad mo? Hindi ko sinasamba ang mga ribultong ginagawa ko. Ito ay mga paalala lamang o mga palamuti sa puntod. Malinaw sa akin na hindi Diyos ang ginagawa ko. Okay. Sige. Ayaw mong gawin ang ribulto ni Lucifer? Tatanggapin ko ang desisyon mo. Tignan natin kung hindi mo ito pagsisihan. Makakaalis ka na. Lucio. Tawagin mo ako sa pangalang Lucio. Paalam, Lucio. At doon na nagsimula ang mga pagsubok na tinamu ko sa buhay, Sir Jupiter. May kung anong sumpang kapalit ang pag-ayaw ko sa kagustuhan ni Lucio. Nag-isa-isang dumating ang kamalasan sa buhay naming magpapamilya. Benjo! Anak, tawagin mo na ang kapatid mong si Mara. Kakain na tayo. Nandito na ako, Apa. Anong ulam? Ulam kagad? Tawagin mo muna ang mama mo sa kwarto. Sabi mo, magdi-dinner na tayo. Kaya na pala si mama eh. Wala akong ganang kumain. Sige na, kumain na kayo. Mama, may nararamdaman ka ba?
Anong problema, Wilma? Galing ako sa doktor kanina. May cancer daw ako sa utak. Ano, ma? Akala ko simpleng migraine lang. Hindi ko alam na ilang buwan na lang palang itatagal ko. Hindi. Hindi totoo yan. Lalabanan natin ang sakit mo, Wilma. Nagsimba kaming mag-anak sa paborito naming simbahan ni Jesucristo. Lumuhod kami sa life-size niyang ribulto sa harapan ng altar. Tumingala kami sa hubad niyang katawan na nababalutan ng puting tela. Tinitingan namin ang mga sugat niya sa palad at mga paa bago kami sabay-sabay nananalangin ng pakikiusap. Panginoong Hesus, iligtas mo po ang asawa ko mula sa napipintong kamatayan. Pero 6 na buwan ang lumipas. Hindi nalabanan ni Wilma ang sakit na cancer. Namatay din siya, Sir Jupiter. At ang kamatayan ng asawa ko ang naghatid ng kakaibang depresyon sa mga anak ko. Benjo, anak, hindi ka ba kakain ng tanghalian? Wala akong gana pa. Ikaw na lang ang kumain. Palagi ka na lang tulala, anak. Ano bang iniisip mo? Yung graduation celebration namin ni Mara sa Baguio, hindi natuloy. Nagkasakit ang mama ninyo. Paano natin itutuloy ang plano kung may nararamdamang... Sobrang sakit pa. Mas masakit sa amin na makita siyang nasasaktan. Oh, anak, saan ka pupunta? Sa Ortigas. Mag-a-apply ng trabaho. Pero hindi nag-apply ng trabaho ang anak ko, Sir Jupiter. Pumunta siya sa Ortigas para umakyat sa rooftop ng isang mataas na building para tumalon. Nag-suicide ang panganay kong anak, Sir Jupiter. Halos 1 buwan lang ang pagitan mula sa pagkamatay ng asawa ko nang iwanan din kami ng panganay kong anak na si Benjo. Tinatagan ko ang kalooban ko. Nagsimba kami ng bunso kong anak na si Mara sa simbahan ni Jesucristo. At doon ako naglabas ng sama ng loob. Panginoong Hesus, bakit kailangang mangyari sa amin to? Hindi pa ba sapat na kunin mo ang asawa ko? Bakit mo kinuha pati ang panganay ko? Papa, kasalanan ang ginawa ni Kuya Benzo. Walang kinalaman ng Diyos sa pagsusuicide ng tao. Ginusto ni Kuya yon. Isang araw pagkatapos na mailibing namin ang bangkay ng anak ko, ako lang mag-isa noon sa shop nang magbalik ang lalaking nakaitim na shades at trench coat. Gusto kong magpagawa ng rebulto. Ikaw na naman. Ipinakita niya sa akin ulit ang isang larawan. Larawan ni Lucifer. Gagawin mo na ba ang rebulto ni Lucifer? Hindi! Hindi ko gagawin ang rebulto ni Satanas! Kahit na unti-unti nang nawawala sa iyo ang lahat ng mga mahal mo? Kahit anong mangyari, kay Jesucristo lang ang buhay ko. Matapang ka, ha? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Parang may kung anong dilubyong hatid palagi ang lalaking nakaitim, Sir Jupiter. Dahil makalipas lang ang 2 linggo, isang napakasaklap na balita na lang ang dumating sa akin sa shop.
Sinundo ako ng mga pulis at dinala sa isang private hospital kung saan nakaratay sa emergency room ang duguan at bugbog sarado kong bunsong anak na si Mara. Nag-gang-rape ang bunso ko, Sir Jupiter. Basahan nila ako, Papa. Maraming sila. Nakaupan. Nanghihinuman. Nagtanawanan. May nagsamundalaan nila ako. Sino mga hayop ang gumawa sa iyo nito, Mara? Sino? Ang mga kaklase ko, Papa. Marami sila. Puro lalaki. Minilaan nila ako. Sila at yung lalaking nakaitim. Lalaking nakaitim? Sinong lalaking nakaitim, anak? Nakashave sa nung una, Papa. Mahaba ang buhok. Maraming tattoo sa katawan. Nakakatakot ang mga mata niya. Umaapoy. Umaapoy ang mga mata ng lalaki. Doon na nagsimulang magbago ang ugali ng anak ko, Sir Jupiter. Nang maiuwi ko siya sa bahay, kung ano-ano na ang nakikita niya. Bakit, Mara? Anong nangyari sa'yo? Yung lalaking nakaitim, nakatayo siya sa loob ng aparador. Anak, paano magkakasya dyan sa aparador ang isang tao? Kitang-kita ko. Kitang-kita ko, Papa. Hindi ka naniniwala. Bakit? Tuluyan nang nabaliw ang anak ko, Sir Jupiter. Napilitan akong ipasok siya sa isang private mental institution dahil sinasaktan na niya ang sarili niya. Nang maiwan akong mag-isa sa bahay, doon ko naramdaman ang depresyon at dilim na unti-unting bumabalot sa puso ko. Napabayaan ko ang shop. Bumagsak ang negosyo ko. Nawalan ako ng mga kliyente dahil hindi ko magawang makatapos ng isang maliit na krus para sa puntod nila. Wala nang nagbagawa sa akin ng mga ribulto, lalo na nang tubuan ako ng malalaking bukol sa mukha at katawan. Pinagamot ko ang sarili ko, pero pinandirihan at kinatakutan nila ako sa ospital. Diring-diri sila sa akin. Hindi ko sila masisisi dahil mismong ang sarili ko, hindi ko kayang titigan sa salamin mag-isa. Sa labis na sama ng loob at panghihina ng katawan, ay bigla kong sumabog na parang nahinog na pigsa. Nagalit ako sa Panginoong Diyos. Sumugod ako isang gabi sa paborito kong simbahan at doon ay galit na galit kong pinagbabato ang malaking ribulto ni Jesucristo. Bakit? Bakit mo ako pinabayaan? Sumagot ka! Bigi ka ba? O bulag talaga? Bakit mo hinayaang magdusa ang taong tulad ko? Ako na naging tapat, masunurin at mapagmahal sa'yo. Bakit mo kinuha ang lahat ng mga mahal ko? Tapos ngayon, binigyan mo pa ako ng sakit na to.
Nakakadiri rin ba ako sa paningin mo? Sumagot ka! Kung talagang Diyos ka, bakit mo ako pinabayaan? Magaling, magaling, magaling. Parang kabanata sa isang nobela. Parang eksena sa isang pelikula. Siguro naman ngayon, nagising ka na sa katotohanan na walang regalo si Kristo para sa lahat ng sakripisyo mo, kundi kamatayan, sakit at sama ng loob. Huling tanong ko na ito, Joel. Gagawin mo ba ang rebulto ni Lucifer? Gagawin ko. Mahusay. Gawin mo na ang rebulto ni Lucifer at makikita mo. Makikita mo ang magandang kapalit nito. Para akong sinaniban ng kung anong itim na espiritu ng mga panahon na iyon, pakiramdam ko hindi na iisa ang kaluluwa ko. Meron ng ibang lakas ang katawan ko na hatid ng kung anong itim na puwersa. Sinimulan ko ang paggawa ng rebulto ni Lucifer, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa ng ganoon kabilis. Hindi ko pa ito natatapos ng tuluyan. Napansin kong nawala na lang na parang bula ang mga nakakadiri kong bukol sa buong mukha at katawan. Mas lalo pang pumuti at kuminis ang balat ko. Lalo akong ginanahan na tapusin ang rebulto ni Lucifer hanggang sa gulati na lang ako nang hindi ko inaasahan. Papa? Mara? Anak? Discharged na po ako, Papa. Babalik na po ako sa bahay. At mag-aaral na ulit ako. Anak ko! Ano yung ginagawa mo, Papa? Mannequin ba yan? O decoration sa Halloween? Wala ito, anak. Huwag mong pansinin itong rebulto na to. Umakyat ka na sa taas. Magpahinga ka. Maligo ka. Magluluto ako ng kare-kare. Talaga, Papa? Okay, sige po. Napaluhod ako sa rebulto ni Lucifer dahil sa magagandang kaganapan na nangyari sa akin. Napahalik ako sa paanan ng rebulto sa sobrang tuwa. Nang sumunod ng gabi, muling nagpakita si Lucio sa akin sa shop. Tapos ko na ang rebulto ni Lucifer. Pwede mo na itong kunin. Magaling. Boys? Bumalakpak si Lucio at naglabasan mula sa pick-up na sasakyan niya ang 13 lalaki na nakaitim. Kakaiba ang mga buhok at itsura nito. Mukha silang mga adik na rakista sa mga porma nilang purong itim na kasuotan. Puno ng mga hikaw ang buong mukha nila at hindi mo na alam kung ano talaga ang kulay ng balat nila dahil puno ito ng mga itim na tattoo. Mga itim na tinta sa simbolo ni Lucifer. Lahat sila, mga satanista. Isinakay nila ang rebulto ni Lucifer sa pickup. Nasaan ang bayad mo para sa serbisyo ko? Hindi ba't dapat ikaw ang magbayad sa akin? Dahil sa mga milagrong nangyayari sa iyo ngayon? Ikaw ba talagang may gawa ng paggaling ko at ng pagbalik ng katinuan ng anak ko? Hindi ako.
kundi si Lucifer, si Satanas, na Panginoon nating lahat. Napalunok ako sa sinabing yun ni Lucio. Parang bigla akong nagising sa katotohanan. Magbayad ka, Joel. Bilang pagtanaw ng utang na loob, kukunin namin ang anak mo para ialay sa Panginoong Lucifer bukas ng gabi. Ano? Dala ng takot ko, umuwi kami sa bahay ng mga magulang ko sa Pampanga, Sir Jupiter. Doon kami nagtago ng anak kong si Mara. Pero wala pang isang buwan. Bigla na lang kaming ginulat ng paglusob nila Lucio at ng 13 lalaking satanista sa bahay namin sa Pampanga. Kinuha nila kaming magama at dinala sa Laloma. Dinala nila sa loob ng isang lumang musuleyo ang anak ko at ako naman itinapon nila sa isang bagong nitso na walang laman. Nakatayo sa harapan ng nitso ang ginawa kong ribulto ni Lucifer. Itiwan niyo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Lucio! Saan mo dinala ang anak ko? Masyado kang maraming tanong. Boys, ilibing na si Joel. Ipasok sa loob ng nicho. Hindi! Bitiwan niyo ako! Pero wala na akong nagawa ng talian nila ang mga kamay at paa ko bago ako ipinasok sa loob ng nicho. Akala ko yun na ang katapusan ko. Pero nagkamali ako, Sir Jupiter. Panginoong Jesus, iligtas mo po ako, Panginoon ko. Ikaw lang ang siyang makapagliligtas sa akin sa ngayon. Jesus, tulungan mo ako. Mula sa loob ng nitso ay kitang-kita ko ang isang nakakabulag na liwanag, Sir Jupiter. Daig pa nito ang nakakasilaw na ningas ng araw. Bumaba ito mula sa itaas. Pilit kong inaninag kung ano ang liwanag na ito, pero hindi ko magawang titigan ng matagal kung hindi mabubulag ako. Ang liwanag na ito ang tumaboy at bumulag sa mga kampon ni Lucifer na gusto akong ilibing ng buhay. Diyos ko, maraming salamat po. Nang mawala ang liwanag ay agad akong nakalabas mula sa nitso. Tumakbo ako para puntahan sa musuleyo ang anak ko, pero wala na siya doon. Umuwi ako sa bahay namin at laking tuwa ko nang matagpuan ko siya sa loob ng kwarto niya. Mara! Anak! Papa! Paano ka nakatakas? May isang nakakabulag na liwanag na bilang dumating. Bumaba ito mula sa langit. Taig pa nitong nakakasilaw na ningas ng araw. Pilit kong inaaninag kung ano yung liwanag pero hindi ko matitigan, Papa. Yung liwanag na yun ang tumaboy at bumulag sa mga satanista. Anak, sa tingin ko, kailangan nating humingi ng tulong sa mga pari. Alika! Pumunta tayo ngayon sa simbahan. Magkahawak kami-kaming tumakbo ng anak kong si Mara papunta sa paborito kong simbahan ni Hesukristo. Bago kami pumunta sa opisina ng mga pari, ay lumuhod muna kami ng anak ko sa harapan ng ribulto ni Hesukristo. Tumingala kami sa hubad niyang katawan na nababalutan ng puting tela. Tinitigan namin ang mga sugat niya sa palad at mga paa bago kami sabay na nanalangin ng pasasalamat. Lord, salamat po sa pagliligtas mo sa akin at sa papa ko. Salamat po, Diyos ko, sa pagpapamulat sa akin sa katotohanan. Salamat po sa lahat ng biyaya naming mag-ama sa gitna niyang mga pagsubok.
Salamat sa pagpaparana sa amin ng mga pagsubok na siyang nagturo sa amin ng lalong kumapit sa mga bisig mo. Ikaw lamang, Jesus, ang tunay na Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng mga kampo ni Satanas. Amen. Biglang may liwanag na kumislap na lang mula sa likuran ng rebulto ni Jesus. Nangilabot kami ng anak ko, Sir Jupiter. Yung liwanag na nakita namin sa sementeryo ay katulad ng liwanag na biglang umilaw sa altar ni Kristo. Totoo ngang may milagro at kapangyarihan ang Diyos, hindi ang rebulto kundi ang tunay na Diyos, si Jesucristo. Tinulungan kami ng mga pari na maprotektahan mula kina Lucio at sa mga tauhan ito. Napagalaman namin na marami na palang nabiktima ang grupo nila. Mga taong ninakawan at pinatay ng dahil sa katuwaan. Matagal na pala silang wanted sa mga police station sa Maynila. Itinuloy ko ang planong pagdiriwang sa Baguio. Kahit wala na ang asawa ko at anak na si Benjo, umakyat kami ng bunso kong anak na si Mara sa Baguio at doon nagbakasyon kami ng isang buwan. Papa, salamat ha. Salamat sa pagdala sa akin dito sa Baguio. I love you, Papa. I love you, anak. Magmula noon ay tumigil na ako sa negosyo kong paggawaan ng lapida at mga rebulto. Mas pinili ko na lang ang magtayo ng sariling sari-sari store. Sa gabay ng Diyos ay umulad ang negosyo kong ito at naging isang grocery store na sa ngayon. Tunay na mabait pa rin ang tadhana at ang Diyos sa isang katulad ko. Sa kabila ng mga nangyari sa akin at sa pamilya ko, ay nanatili pa rin kaming matatag hanggang ngayon. Hindi na ako muling bumitiw pa sa pananampalataya ko sa Diyos at hindi na ako muli pang nagalit at tumalikod sa Kanya. Isang malaking leksyon na ang karanasan ko noong dekada 80. Sana po ay marami kayong natutunan mula sa kwento ko. Hanggang dito na lang po at hanggang sa muli. Pagpalainawa tayong lahat ng Panginoong Jesucristo. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim. True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube. Takip Silim. True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim True Mystery Stories. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng subscribers, fans, at listeners ng kwentong Takip Silim.
Sir Marville. Thank you for choosing my horror story to be featured in your YouTube channel. Malaking karangalan for me na maibahagi ko sa inyong lahat ang kwentong kababalaghan na nangyari sa buhay naming mag-asawa noong kami ay nagsisimula pa lamang na magsama. Tawagin niyo na lang akong Isha. Nagkakilala kami ng husband kong si Paul sa isang premiere night ng isang international horror movie sa isang sikat na sinehan sa Quezon City. Pareho kaming mahilig sa horror movies at stories ng asawa kong si Paul. Ang panonood ng horror movies ang naging bandingan naming dalawa. Ang horror movies ang dahilan kung bakit kami maagang naging magjowa. Hindi nagtagal, nagpasya na kami na magsama sa iisang bahay. Tandang-tanda ko pa, noong una kaming magrenta ng apartment sa Pasig. Okay lang ba sa parents mo na mag-live-in na tayo kahit wala pang kasal? Oo naman. Liberated kaya ang parents ko. Tsaka, alam ko naman na kasal can wait. Tama. Mag-ipon muna tayo, Isha, para matupad din natin yung dream wedding mo. Parang ayoko na nga ikasal sa Palawan eh. Parang mas bet ko na ikasal sa sementeryo. Mas gothic. Mas kakaiba. Well, nice idea. Wala pa ako napapanood na gano'n sa horror movies eh. I'm not joking, Paul. Gusto ko ikasal sa sementeryo. Ano yun? Alam mo, kagabi pa yan. Last night, ganitong oras din. May narinig akong nagbabasag sa itaas eh. When I checked it, basag-basag na yung mga ribulto ni Mama Mary sa altar. May multo yata sa bahay na to eh. Hindi yata, Isha. May multo talaga sa apartment na to. Kasi nung unang gabi pa lang natin dito, nakakita na ako ng babaeng nakaputi. Saan? Sa loob ng room natin. Hindi kaya dahil sa kakanood mo lang ng horror movies yan? My God! Paul! Ano yun? Sandali. Dito ka lang. Titignan ko. Paul, sasama ako. Dito ka na sa baba. Ako na lang aakit sa taas. Paul, ano na? Ano nangyayari dyan? Isha, yung kama natin, nakalutang sa kisame. Ano? Unang buwan pa lang ng pagsasama namin ni Paul, minumulto na kami, Sir Marville. Lumipat kami sa bagong apartment sa Taytay Rizal. Pero ganun pa rin ang na-experience namin. Isha, anong ginagawa mo dito sa loob ng aparador? Paul! Paul! Mabuti nakauwi ka na, my God! I was so scared! Bakit? Anong nangyari? Nagluluto ako ng dinner natin sa kusina nung may... Naramdaman akong pumasok mula sa labas. Nakatalikod ako sa sala so hindi ko nakita. Akala ko ikaw. Narinig ko yung footsteps. Umakyat dito sa second floor. Dahil akala ko nga ikaw, tinawag kita. Tapos... Tapos ano? May sumagot. Boses babae. Ha? Anong sabi? Papatayin ko si Paul. Papatayin ko ang asawa mo. Sino yung babae na yun? Hindi ko alam. Malamang multo. Kasi nung umakyat na ako dito sa second floor, wala namang tao. Sa takot ko, tumakbo ako pababa, pero may humatak sa akin papasok dito sa aparador. Kinulong ko
tulong ako dito. Nino! Hindi ko nakita. Pero naramdaman ko, Paul, malakas siya. Yung puwersa niya, kakaiba. Lumaban ako pero nagawa niya akong ikulong dito sa aparador. Aalis na tayo sa apartment na ito agad-agad. Hindi na maganda yung pakiramdam ko dito eh. Oo, Paul. Lumipat na tayo ng bahay. Sa lalong madaling panahon. Agad kaming naghanap ng bagong apartment na malilipatan. Tumingin kami sa mga ads sa internet. Sinuyod namin ang buong Maynila, Mandaluyong, Makati, hanggang Quezon City. Pero mahal ang renta. Hanggang sa napadpad kami sa isang probinsya na malapit sa Fairview. Tuloy kayo, Isha at Pong. Pasok. Feel at home. Thank you, Miss Lilibeth. Medyo malayo pala tong bahay na pinaparenta nyo, no? Kayo po ba may-ari nito? No, not really. Tinutulungan ko lang yung pamilya na may-ari talaga nitong bahay. Would you like to see the rooms upstairs? Sige po, Miss Lilibeth. Merong 3 bedrooms, 2 toilet and bath, isang bodega, carport, at garden itong bahay na ito. And the owner can give you a big discount if you'll rent this house for 18 months straight. 12,000 na lang a month. 3 months advance, 1 month deposit. Talaga, Miss Lily? 12K na lang per month itong bahay na to? Yes. Kaya po ba 12K na lang dahil... Alam nyo na. Safe ang bahay na ito. Swerte nga ito, sabi ng huling nangupahan. They migrated to Canada, kaya napilitan silang iwan ang bahay na ito. Great. We'll take this house. Really? Oh my. When do you plan to move in? Bukas na bukas din po, Miss Lily. Oh, great. Okay, I will have the contract prepared bago kayo umalis. Sige, feel free to see the whole house. Aasikasuhin ko muna yung mga papeles. Go on. Ibang vibes ko sa bahay na to, Paul. Ako rin, Isha. Parang ito na nga yung bahay na para sa atin. Nakakita kami ng malaking bahay na paupahan sa bandang Bulacan. Maganda ang bahay at mura lang ang renta. Kaya doon namin napagdesisyonan ng asawa kong si Paul na tumira. Sa awa ng Diyos, noong unang buwan pa lang namin sa pangatlong bahay na nilipatan namin, ay wala kaming naramdamang katatakutan ni Paul mula sa bahay. Walang multo na gumagambala sa amin, maliban sa isang bagay. Oh, bakit ang aga mo yata umuwi, Paul? Tinanggal ako sa trabaho ng boss ko, Isha. What? Palagi raw akong late. Napaka-inefficient ko para na assistant niya. Ang dami kong maling reports na naipasa. Hindi raw ako nagfo-focus sa work ko. Paul, totoo ba yung mga inakusa niya sa'yo? Sad to say, but yes. Oh no. Honey, what's wrong? Hindi ko alam. Basta kapag nasa opisina na ako, parang lutang yung isip ko eh. Ang hindi ko makontrol yung katawan ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Para akong may sakit. O yan, nasabi ko na. Baka hindi ka talaga masaya na maging assistant ng isang marketing head. Bakit hindi ka nalang bumalik sa ospital? I-practice mo ulit ang pagiging nurse mo. Isha, wala na akong lisensya, remember? Bakit ka ba talaga tinanggalan ng lisensya? Hindi ko na kailangang ipaliwanag lahat sa'yo! Bakit mo ako sinisigawan, Paul? Gusto ko lang naman malaman ang totoo, ha? Eh, nangingialam ka na naman sa buhay ko eh.
Bakit hindi ikaw magtrabaho, ha? Para maramdaman mo yung nararamdaman ko. Nagsimula kaming mag-away ni Paul, Sir Marville. Nagsimula kaming malasin sa buhay. Nawalan kami ng source of income. Lalo na ng tamarin at mawalan ng gana si Paul na maghanap ng bagong trabaho. Hindi na kami madalas mag-usap ng asawa ko. Bigla siyang nagbago ng ugali. Naging sluggish siya at pessimistic. Nagsimula siyang uminom at manigarilyo. Ayaw na niya akong kausapin. Kung kakausapin man niya ako, nauuwi yon sa isang bangayan at malaking away. Yossi, alak. Anim na buwan ka ng ganyan, Paul. Paubos ng savings natin, oh. Hindi ka ba talaga maghahanap ng trabaho? Bakit hindi ikaw magtrabaho? Seryoso ka ba? Akala ko ba ayaw mo na akong maghahanap buhay para sa ating dalawa? Anong nangyayari sa'yo, Paul? Hindi na ikaw yung lalaking kilala ko dati, ah. Bakit hindi mo ako talaga kilala? Siguro nga. Dahil ngayon mo palang nilalabas ang tunay mong ugali. Umalis ka nga sa paningin ko. Ayokong makita yung pagmumukha mo. Oo naman, tinatanga-tanga mo dyan. Buksan mo yung pinto! Mabilis kong binuksan ang pintuan. Pero walang tao sa labas. Sinilip kong maigi kung may tao sa paligid. Hinanap ko ang taong kumatok hanggang sa makalabas ako ng gate. Maya-maya pa, narinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pintuan namin. Tumakbo ako para bumalik sa loob ng bahay. Boy! Boy, buksan mo itong pinto! Paul! Bakit mo sinira yung pinto? Madilim na dito sa labas, ah! Buksan mo to! Mahigit 30 minutos akong kumatok. Pero hindi ako pinagbuksan ng pintuan ni Paul. Pumunta ako sa likod bahay, pero nakakandado din ito. Pinilit kong buksan ang mga bintana, pero naputol lang ang mga kuko ko. Naiyak na lang ako nung gabi na yon. Naghanap ako ng liwanag. Lumabas ako ng gate at doon sa waiting shed sa kanto malapit sa bahay namin nagpunta. Kakaupo ko pa lang sa batong bangko nang may nakita akong babaeng naka-uniform na puti na humahabol sa isang FX na dumaan sa harapan ko. Manong, para! Para! Sasakay ako! Oh, shit. Shit talaga. Ano yun, miss? Yung kalibiin ko. Shit na malagkit. Oh, nag-away ba kayo? Bakit namumuli ang mga mata mo? Pinaiyak ka ba niya? Not really. Wala to. Napikon lang ako kay Paul. Si Paul ba yung live-in partner mo? Oo. Life is full of twists and turns. Parang horror movie. You also like horror movies? Oo naman. Bata pa lang ako, nanonood na ako ng gory and paranormal themed movies. Evil Dead, The Exorcist, Poltergeist, The Others, Sixth Sense. Name it, I have watched it. Wow, cool. Pareho pala tayo. Hindi tayo pareho, Isha. You know my name? Pakilala ko yung babaeng nagpapanat ng bahay niyo ngayon. She told me your name. Si Miss Lilibeth? Oo nga. Nice to meet you. What's your name pala?
Raquel. Short for Miracle. Nice name. Miracle. Saan ba punta mo? Papasok ka ba sa school? Walang school ng alas dos ng madaling araw. Duty ako ngayon sa ospital. Nurse ako. Kaso dumaan na yung effects na sasakyan ko, baka mag-taxi na lang ako. Ano yung nasa pulso mo? Totoo ba yan? Oo. Mga marka ng pagsusuicide na pilit kong tinatakpan ng tinta. Oh, Raquel! Bakit ka naman nag-suicide? Alam mo yung mga astig kunwari sa horror movies? Mga pa-cool na hindi naniniwala sa monster o multo. Yung mga mayayabang nakupal na unang namamatay sa kwento. Ako yun. Ganun ako sa totoong buhay. After kong magpakamatay, na-realize ko kung gaano kasakit yung ginawa ko. Bigla akong natakot mamatay. Ayoko nang mamatay bigla. Nabago yung prinsipyo. Gusto ko nang mabuhay. Pero... Kailangan ko nang umalis. Late na ako sa duty ko. Tumakbo papalayo sa akin si Raquel. Mabilis siyang nawala sa paningin ko. Nang pumutok ang araw, agad akong bumalik sa bahay at nagulantang ako sa naabutan ko, Sir Marville. Nakita ko si Paul na bumubulong-bulong sa ilalim ng lababo. Hawak niya ang matalas na kutsilyo. Hinihiwa ang pulso niya. Paul! Ano yung ginagawa mo? Eh bakit hindi ikaw magpakamatay? Ikaw ang dapat mamatay, hindi ako. Papatayin kita, Paul. Papatayin kita. Paul! Ano ba yung pinagsasasabi mo? Lumabas ka dyan. Akin na tong kutsilyo. Akin na to! Pitiwan mo to! Paul! Biglang binitawan ni Paul ang inaagaw kong kutsilyo. Napahiga ako sa sahig ng lababo. Nahawak ang talim ng kutsilyo. Bigla na lang tumalon si Paul at inapakan ako sa dibdib. Napasigaw ako ng sobrang sakit. Parang nadurog ang mga ribs ko. Papatayin ko si Paul! Papatayin ko siya! Paul! Saan ka ba pupunta? Hinabol ko si Paul hanggang sa kwarto namin sa second floor. Pero mabilis niyang ikinandado ang pinto. Wala na akong nagawa, Sir Marvin, kung hindi ang hintayin siyang buksan ang pinto. Lumipas ang mga oras. Sumapit na ang gabi. Ngunit hindi na ako nakakain maghapon sa kakabantay kay Paul sa labas ng kwarto. Bigla na lang akong nagulat nang kusang bumukas ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas. Nakita ko si Paul na nakahiga sa kama. Nilapitan ko siya at napasigaw ako nang makita kong bumubula ang bibig niya at nagpuputukan ang mga ugat niya sa buong katawan. Kulay talong na siya noon, Sir Marvin. Natigilan ako sa kasisigaw nang bigla akong nakarinig ng kakaibang boses. Isang pamilyar na boses na nagmumula sa tiyan ni Paul. Yes, Sir Marvin. Nahintakutan ako nang parang may babaeng nagsasalita habang nakakulong sa tiyan ng asawa ko. Bakit mo ko pinatay? Bakit mo ko pinatay?
Gising ka! At parang isang eksena mula sa horror movie, bigla na lang bumangon sa kama si Paul at sumigaw ng napakalakas. Isang sigaw na tanging demonyo lang ang makakagawa. Nakakabingi. Nakakatakot. Hindi kita pinatay! Natumba ako sa sahig sa lakas ng boses ni Paul. Hingal na hingal siya ng mahimasmasan. Niyakap niya ako at nanginginig na binulungan. Isha, Isha, huwag mo akong iiwan. Natatakot ako. Naririnig ko siya. Ayaw na niya akong iwanan. Sino? Yung babaeng nakaputi. Nandiyan siya palagi. Hindi ko siya nakikita pero nararamdaman ko siya. Anong ibig mong sabihin, Paul? Nandito siya eh, sa loob ng tiyan ko. Humingi ka ng tulong, Isha. At dalhin mo ako sa albularyo, sa espiritista, sa medium. Ano? Pero hindi tayo naniniwala sa mga ganon. Iba na yung pakiramdam ko. Bago niya ako patayin, kailangan maunahan natin siya, Isha. Sige, kumalma ka. Hihingi ako ng tulong. Dito ka lang. Nagtatakbo ako papalabas ng bahay nung madaling araw na yun. Nanginginig ako sa takot nang muli kong makita si Raquel sa waiting shed kung saan ko siya nakilala nung nakaraang madaling araw. Nag-aabang siya ng FX nang lapitan ko siya. Raquel! Raquel! Tulong! Kailangan ko tulong mo! Anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Tamang-tama! Nurse ka, di ba? Pwede mo bang tingnan ang asawa ko? Bumula ang bibig niya kanina para siyang nalason. Nagdidelirio siya kung ano-anong sinasabi niya. Shh! Kalma lang, Isha. Nasaan ba ang asawa mo? Nasa kwarto, sa bahay. Help me, Raquel, please. Halika, puntahan natin ang asawa mo. Nagmamadali kong niyaya si Raquel papunta sa bahay. Pagpasok na pagpasok namin sa bahay, biglang namatay ang mga ilaw. Ha? Anong nangyari? Hindi ba ganyan ang nangyayari kapag patapos na ang horror movie? Lahat ng characters nagpapatayin sa dilim. Nasaan ang pasyente? Pasyente? Sa itaas! Mabilis kaming umakyat ni Raquel papunta sa kwarto namin ni Paul. Hindi pa nakakapasok si Raquel sa loob. Nagsisisigaw na ang asawa ko. Isha! Nandiyan na siya! Nandiyan na siya, Isha! Sino bang sinasabi mo, Paul? Ang babae nakaputi, nandiyan na siya. Papatayin niya ako, Isha! Papatayin niya ako! Papatayin ako ng babaeng nakaputi! Si Raquel ba yung babaeng nakaputing sinasabi mo? Nurse si Raquel kaya nakaputi siyang uniform. Tama ka. Ako nga ang babaeng nakaputi. Nakaputing patient's gown ako nang makilala mo ako sa isang ospital. Nakaputi ka rin noon, di ba? Ikaw ang nurse ko noon. Natatandaan mo ba? Raquel? Ano? Siya ang babae nakaputi na gusto akong patayin. Ako ang babaeng nakaputi na pinatay mo sa ospital. Tama ka. Ako nga ang babaeng nakaputi na pasyente noon sa ospital. At ikaw ang nurse.
Natatandaan mo pa pala ako. Ako ang babaeng suicidal na nakiusap na mabuhay ulit. Pero pinatay mo ng ganong kabilis ng injectionan mo ako ng maling gamot. Bakit mo ako binigyan ng maling gamot? Paul, totoo bang narinig ko? Kaya ka ba tinanggalan ng lisensya dati? Dahil... Oh my God, Paul! Oo, tinanggalan ako ng lisensya at binan sa lahat ng ospital dahil sa malpractice ko. Nagkamali ako ng pagturok ng gamot. Naipagpalit ko yung gamot niya sa gamot ng ibang pasyente. Nalaso ng katawan ni Raquel. Takot na tao-tao nun. Hindi ko alam ano gagawin ko. Pero nahuli pa rin ako ng CCTV cameras. Nakiusap ako sa mga magulang ni Raquel na huwag akong ipakulong. Nakiusap ako. At pinatawad naman nila ako at hindi na pinakulong. Pero hindi kita mapapatawad kahit kailan. Buhay ang kinuha mo sa akin. Buhay din ang kukunin ko sa'yo! Raquel, wag! Nakikiusap ako. Please! Papatayin kita, Paul! Papatayin kita! Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa akin papalabas ng kwarto, Sir Marville. Tulad ng mga nangyayari sa mga horror movies, halos ikabaliw ko yung naranasan ko nung mga oras na yon. Surreal ang lahat, parang panaginip. Lalo na nang biglang sumigaw si Paul. Umangat sa kinauupuan niyang kama at bumagsak sa sahig. Biglang naglaho sa loob ng kwarto si Raquel, kasabay ng pamimilipit ni Paul sa sahig. Humingi ako ng saklolo sa mga taong nakita ko sa waiting shed at sinugod namin sa ER si Paul. Na-diagnose siya ng heart attack with stroke. Na-ICU si Paul ng mahigit sa isang buwan. Nagising siya pagkatapos ng 40 days at 40 nights. Nagising siyang gulay na ang katawan niya. Nang makauwi kami sa bahay, ay mag-isa kong inalagaan ang asawa ko, Sir Marville. Naisipan kong lumipat na ulit ng bahay at tumira na lang sa mas malapit sa bayan para mas convenient sa akin sa oras ng emergency. Kinausap ko si Miss Lilibeth isang araw. Dumalaw siya sa bahay at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa aming mag-asawa. Babaeng nakaputi? Yun ang description ni Paul sa babaeng nagpapakita sa kanya bago siya nagkaganyan, Miss Lilibeth. Are you saying nakasalanan ng bahay na ito kung bakit minumulto ang asawa mo? Pakiramdam ko, Miss Lilibeth. Kasi nakausap ko pa yung babae bago ko nalaman ang totoo. Yung huling nagrenta dito, nagsabi rin sa akin na may nakikita raw silang babae sa bahay na ito. Pero hindi nakaputi. Sino raw yung nakikita nilang multo dito sa bahay? Babaeng nakaitim. May gilit sa leeg. May gilit sa leeg? Namasakur ang pamilya nila sa bahay na ito. Yung nanay, ginilitan sa leeg. Meron silang lumang family picture. Nakasabit sa altar sa itaas. Yun ba yung portrait na nakatakip ng puting kumot sa altar? Yes, yun nga. I have to go now, Isha. Isa lang ang mapapayo ko. Huwag na kayong lumipat. Hindi naman lahat ng nangyayari sa tao ay dulot ng mga multo sa bahay.
May mga taong sadyang haunted na talaga, kahit saan pa sila tumira. At ganun siguro ang case ng asawa mong si Paul. Ciao, Isha. See you. Napaisip ako sa sinabi ni Miss Lilibeth. Pagkaalis niya nung hapon na yon, ay naisipan kong ikalma ang sarili ko. Naisipan kong magdasal mag-isa sa altar na nasa second floor malapit sa kwarto namin ni Paul. Binuksan ko ang pinto para marinig ni Paul ang novena ko. Nagtirik ako ng maraming kandila at tinanggal ang takip ng family portrait ng dating may-ari ng bahay na tinitirhan namin. Lumuhod ako at ipinikit ang aking mga mata bago ako nagdasal. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be... Pero bigla akong natigilan nang mapatitig ako sa babaeng nakaitim sa family portrait. Tinitigan ko nang malapitan ang picture at hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko, Sir Marvel. Kilala ko yung babae. Miss Lilibeth? Si Miss Lilibeth yung babaeng nakaitim sa family portrait. At tulad ng isang horror movie, nagpanik ako sa pag-iimpake ng gamit naming mag-asawa. Naloka ako sa natuklasan ko. Matagal na palang patay si Miss Lilibeth. Tumawag ako sa mga lolo ko at humingi ng tulong sa kanila. Agad silang rumisponde at kinukup kaming mag-asawa sa bahay nila sa La Union. Hanggang ngayon ay buhay pa rin si Paul, Sir Marvel. Gulay man ang katawan niya, ay alam kong nakakapit pa rin siya sa buhay. At pinagsisisihan ang nagawa niya noong kamalian sa trabaho. Patuloy ko pa rin pinagdarasal si Raquel at si Miss Lilibeth, Sir Marvel. Umaasa ako na napatawad na ng babaeng nakaputi si Paul. Umaasa hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang po. At magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog niyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Hindi ko na mabilang sa daliri ko kung ilang beses na bang nag-aaway si Ate Stella at Kuya Diego. Palagi na lang silang nagsisigawan, nagmumurahan at nagsusumbatan sa kung ano ang mga naiambag nila sa bahay. Isa sa madalas nilang pag-awayan ang pagiging paranoid ni Ate Stella sa tuwing uuwi si Kuya Diego ng bahay sa alanganing oras. Ang iniisip kasi ni Ate Stella ay baka may dinadaanan pa si Kuya kung kaya't lagpas ito palagi sa itinakdang oras ng pag-uwi.
Ano na naman bang pinagsasasabi mo, ha? Maayos ako nagtatrabaho para may pambayad tayo sa mga bills, tapos araw-araw mo na lang ako pinag-iisipan na masama. Bakit kasi sa tuwing tatawagan kita, hindi ka sumasagot? Baliw ka ba? Nasa biyahe ako. Paano kita sasagutin kung nakahawak ako sa manibela ng motor ko? Bakit dati? Nagagawa mo naman yun, ah. Bakit ngayon hindi? Ano bang pagkakaiba ng noon at ngayon? Noon, hindi ka pa ganyan mag-isip. Kaya kahit delikado, nagagawa ko sagutin ng tawag mo. Ngayon kasi, para ka na si Raulo. Kaya sa halip na sagutin ko ang tawag mo, nagpo-focus na lang ako sa pagmamaneho kaysa naman mamatay ako nang dahil sa pagiging tulig mo. Napapailing lang ako sa tuwing maririnig ko silang dalawa sa sala. Sa mga ganoong eksena, lagi lang akong nasa kwarto at nakatanaw sa nakabukas kong pinto. Mula kasi sa kwarto ay tanaw ang sala. Lagi kong nasasaksihan kung papaanong unti-unti nilang sinisira ang relasyong binuo nila. Kung minsan nga ay napapaisip ako, mahirap ba talaga mag-asawa o sadyang ginagawa lang nilang komplikado ang lahat? Alam mo, Stella, dapat nga maging mabuti kang asawa sa akin eh. Kasi tingnan mo, ako na nagtatrabaho para sa ating dalawa. Tapos ikaw nasa bahay lang. Naghihintay lang kung kailan tayo magkakapera. Bakit? Di ba may trabaho ako noon pero pinahinto mo ako? Kasi lagi kang nalalaglagan ng anak. Hindi ka kasi nag-iingat palagi. Sa sigaw na yun ni Kuya Diego ay natahimik si Ate Stella. Sa tuwing nasa kalagitnaan sila ng pagtatalo, yun lamang ang bagay na makakapagpahinto sa hipag ko. Yun lagi ang sinusumbat ng kapatid ko sa kanya. Ilang beses na kasi silang nawalan ng anak. Laging nakukunan si Ate Stella sa tuwing maglilimang buwan na ang bata. Ano? Hindi ka makapagsalita? Salamat ka pa nga, kasama mo pa rin ako hanggang ngayon eh. Kasi kung ibang lalaki ako, matagal na akong wala sa tabi mo dahil hindi mo ako mabigyan ng anak. Tuluyan nang napahagulgol sa iyak si Ate Stella. Noong mga sandaling iyon, tila pinagsakluban siya ng langit at lupa, Sir Jupiter. Lahat ng alaala ng pagkawala ng kanya sanang magiging anak, tila patalim na tumutusok sa puso niya. Lumipas ang ilang araw, Sir Jupiter. Mas lalong naging malayo ang loob ni Kuya Diego sa asawa niya. Nagkabati naman sila matapos ang away nila noong gabi. Pero halatang halata ang pag-iwas ng utol ko kay Ate Stella. Andre, try mo nga i-contact ang kuya mo. Anong oras na kasi eh, pero hindi pa rin umuwi. Ginising pa ako ni Ate Stella noong mga sandaling yon kahit alanganing oras na. Sinunod ko ang sinabi niya at tinawagan ko agad si Kuya Diego. Kaso sa kasamaang palad, hindi rin nagri-ring sa akin ang cellphone ni Kuya. Ate, baka naman nasa biyahe lang. Hintay mo na lang makauwi. Kung saan-saan na naman siguro dumaan. Naiinis ako noong mga sandaling yun dahil antok na antok pa ako. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko na makapagsalita na ng hindi maganda. Alam mo, ate, kung lagi kang nagdududa sa asawa, sign na yan para maghanap ka na ng iba. Kung di mo kaya magtiwala, bitiwa mo na lang. Napaisip siya sa sinabi kong yun. Pag-alis niya, sakalang ako nakaramdam ng konsensya at hiya. Sa tagal ko nang nakikitira sa kanila, ay hindi ako kailanman
nakialam. Gagi, hindi dapat yung sinabi. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating na rin si Kuya Diego. Himalang walang away na naganap kahit alas dos na ng madaling araw. Nasa kwarto lang ako noon at nakikinig sa pinag-uusapan nila. Nahiwagaan ako dahil nakapagtataka ang pagiging kalmado nilang dalawa. Dinikit ko ang tenga ko sa dingding para pakinggan sila. Stella, may naisip na akong paraan para magkaanak tayo. Paraan? Anong paraan yan? Gumamit tayo ng baby maker. Siya magdadala sa magiging anak natin. Baby maker? Okay ka lang ba? Ano, magtatali kayong dalawa tapos yung magiging anak ninyong sasabihin yung magiging anak natin? Eh ano ang bag ko dun? Approval! Approval lang ang iaambag mo. Wala nang iba pa. Wala nang dapat gawin. Hindi mo kailangan magbuntis at magpagod sa kakagiling sa akin. Approval lang. Naririnig mo bang sarili mo? Naiisip mo bang nararamdaman ko? Gusto mong alagaan ko ang isang sanggol na alam kong ibang babae ang ina at ikaw pang ama? Eh ano bang gusto mong gawin natin? Hindi mo naman ako mabigyan ng anak eh. Mamili ka na lang. Papayag ka o makikipaghiwalay na lang ako sa'yo. Pagkatapos ng huling sinabi ni Kuya Diego ay binalot na ng katahimikan ang paligid. Tanging mga hikbi na lamang ang naririnig ko mula sa kabilang kwarto. Kinaumagahan, sabay-sabay kaming magkakaharap sa iisang lamesa. Tahimik kaming nag-aalmusal. Bakas sa mukha ni Ate Stella ang labis na pag-iyak sa magdamagan. Pag-alis ni Kuya Diego, kinausap ako ni Ate Stella. Andre, pwede mo ba akong samahan sa Quiapo? Anong gagawin mo sa Quiapo? Magpapatingin ako sa albularyo. Gusto kong malaman kung malas pa talaga ako, kaya hindi nabubuhay ang anak namin sa sinapupunan ko. Nanginginig ang boses niya ng mga sandaling iyon, dahilan para mabilis naman akong mapapayag sa gusto niya. Pagdating ng tanghali, sinamahan ko si Ate Stella. Pumunta kaming Quiapo at nagpatingin siya sa isang matandang albularyo. Hindi ikaw ang malas, iha, kundi ang asawa mo. Siya ang malas kung kaya't ayaw kumapit ng anak ninyo. Kung papayag ka eh, sa ibang lalaki ka na lang gumawa ng anak. Gusto kong sumabat at maggalit sa albularyo noong mga oras na iyon. Kaso naalala kong halos ganun din pala ang gustong mangyari ni Kuya Diego, ang gumamit ng ibang tao. Tulala si Ate Stella sa tapat ng pinto nang makauwi na kami. Pinag-iisipan niya ang sinabi ng albularyo. Sa kanilang dalawa ni Kuya, pakiramdam ko ay siya ang naiipit sa sitwasyon. Samantala, maagang umuwi si Kuya Diego noong araw na iyon. Isang malaking himala para kay Ate Stella. Diego, pumapayag na ako sa gusto mo. Nang marinig yun ng utol ko ay parang nagningning ang kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit si Ate Stella. Talaga? Magkakaanak na tayo? Basta Diego, ipangako mo sa akin na ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Walang iba kundi ako lang. Oo, pangako yan. Ikaw lang ang mamahalin ko.
Napangiti ako habang pinagmamasdan sila sa sala. Pakiramdam ko, bumalik ang dating sila noong una ko silang makasama sa bahay. Kahit alam kong mahirap para kay Ate Stella ang bagay na yun, pinilit ko nalang tingnan ang positibong resulta ng desisyon nila. At yun nga ay may maituturing na rin silang anak. Sa mga nagdaang araw ay tuluyan ang natupad ang gusto ni Kuya. Nakipagtalik si Kuya Diego sa ibang babae na ang pangalan ay Bianca. Saksi si Ate Stella sa pagtatalik na yun dahil gusto niyang makasiguro na walang ibang mamamagitan sa babae at kay Kuya Diego kundi ang kasunduan lang. Lumipas ang 2 buwan, nakatanggap sila ng tawag mula kay Bianca. Nagdadalang tao na ang babae, bagay na ikinasaya ni Kuya Diego. Habang si Ate Stella naman ay nalilito pa rin sa kung ano ang maaari niyang maramdaman. Mahal, aalis lang kami ni Andre. Ihahatid lang namin ang kailangan ni Bianca para sa dinadala niyang anak natin. Dito ka lang ha. Kapag may problema ka, tawagan mo lang agad ako at uuwi ako. Mula nang malaman nila na buntis na si Bianca, mas naging malambing na si Kuya kay Ate Stella. Lagi na itong umuwi sa tamang oras. Akala ko tuloy noon talagang pagkakaroon lang ng anak ang problema ni Kuya. 12:00 ng tanghali nang makatagpo na namin si Bianca sa pasyalan. Maganda ang babae, maputi at sexy. Naisip ko noon na ang galing pumili ni Kuya. Siyempre gusto rin naman niyang maganda o gwapo ang magiging anak nila. Kanina ka pa rito? Oo, hinihintay ka na nga ng baby natin eh. Nagkatinginan kaming 2 ni Kuya Diego noon. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Sapat na yun para makuha ko agad kung bakit niya ako pinasama. Yun ay dahil gusto niyang ipaalam sa akin kung ano ang totoong nangyayari. Nang sandaling magpaalam si Bianca para magbanyo, kinausap ko agad si Kuya. Anong ibig sabihin nito, Kuya? Ayoko na. Nakakapagod na si Stella. Kaya niloko mo siya? Pinalabas mo na baby maker itong si Bianca pero pumayag siya na magkaanak kayo ng kabit mo? Mahal ko si Bianca. Pero kasal kayo ni Ate Stella. Hindi ka ba naawa sa tao? Hindi ko na kaya. Ang hirap na niyang pakisamahan. Iba na siya. Nakakabaliw. Nagbago na siya. Ang weird. Sino ba lalaking makakatagal sa kanya? Kung gabi-gabi na lang, para siyang may kinakausap habang hawak yung medalyon. Ano? I mean, totoo ba yun? Oo, para siyang nababaliw. Kung ano-anong ginagawa sa gabi. Inahayaan ko na lang kahit minsan nakakatakot na. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko inakala na napapansin na rin pala ni Kuya Diego ang bagay na yun. Mula kasi nang pumayag si Ate Stella sa gusto ni Kuya Diego, palagi nang nagsusuot ng kulay itim si Ate Stella. Lagi ring nagmumukmuk, balisa, tulala, at laging nagsisindi ng kulay itim na kandila sa altar. Andre, huwag ka maingay ha. Palak namin. Ipapaalam namin sa kanya ang totoo kapag nakapanganak na ako.
Sabi ng kabit ni Kuya Diego nang paunahin na nila akong pasakayin ng taxi para umuwi. Daladala ko ang bigat ng kasalanan nila nang makarating na ako ng bahay. Madilim. Ang tanging nakabukas lang na ilaw ay mula sa kwarto ng mag-asawa. Sumilip ako sa loob. Nakita ko si Ate Stella na nakaupo sa sahig. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nasaan si Diego? Dumaan sa trabaho niya. Andre, pwede mo ba akong tulungan? Bakit ate? Anong problema? Mas nilapit niya pa ang sarili niya sa akin hanggang sa mapasandal na ako sa dingding ng bahay. Sabi ng albularyo sa akin, malas daw si Diego. Kaya naisip ko na baka sa ibang lalaki rin ako magkaanak. Tulungan mo ako. Sir Jupiter, mabilis ang mga nangyari. Sa sobrang bilis ay hindi ko na napigilan. Siguro dahil nakukonsensya ako sa panloloko ni Kuya at Bianca ay nagawa kong pagbigyan si Ate Stella. At hindi ko rin ikakaila na noong mga sandaling iyon ay naghari ang init ng aking katawan. Hindi to pwedeng malaman ni Kuya Diego. Baka mapatay niya ako dahil sa ginawa natin. Bakit? Di ba ganito rin naman ang ginawa niya? Napahinto ako sandali sa pagbibihis dahil sa sinabi niya. Napatingin na lang ako sa kanya habang nakahiga siya sa kama. Di ba, Andre? Alam mong tungkol sa kabit niya na kunwari baby maker. Kinabahan ako bigla. Nagtataka ako kung papaano niya nalaman ang bagay na yun. Paano mo nalaman yun? Nagpahula ako. Tumawa siya ng mahina na parabang nababaliw na. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Bigla na lang akong kinilabutan sa kanya. Pakiramdam ko ay hindi na siya si Ate Stella. Andre, samahan mo ko. Saan? Hindi ako papayag na magiging masaya sila sa buhay nila. Hindi! Sir Jupiter, nagguguluhan ako noong mga sandaling yun. Naiipit ako sa sitwasyon ng isang magulong relasyon. Alas 12 ng gabi habang wala pa si Kuya Diego, lumabas kami ni Ate Stella. Magkasama kami na parabang walang nangyari sa aming dalawa. Pumunta ulit kami ng Quiapo. Binalikan namin ang kakilala niyang albularyo. Pagpasok namin sa bahay ng albularyo, kinabahan agad ako. Manilim ang bahay at tanging puro kandilang itim lang ang nakailaw. Malayong malayo sa unang itsura noong una naming punta. Manong, tulungan mo ako. Gusto kong lagyan ng malas ang buhay ng asawa ko at ng kabit niya. Nanayo agad ang balahibo ko sa sinabing yun ni Ate Stella. Mas lalo pa akong kinikilabutan dahil sa nakakatakot ng ngiti ng albularyo. Sa kanilang tinginan, nararamdaman ko ang masamang mangyayari sa utol ko at sa kanyang kabit na si Bianca. Kinaumagahan, hindi pa rin umuwi si Kuya Diego. Nagpadala siya sa akin ng text message. Sinasabi niyang hindi na siya uuwi sa bahay namin at magsasama na sila ni Bianca. Agad akong napatingin sa natutulog na si Ate Stella. Naaawa ako sa kanya. Sa lahat ng nangyari, pakiramdam ko ay siya talaga ang pinakabiktima sa lahat. Gabi na nang bumangon si Ate Stella, nakapagluto na rin ako ng hapunan. Hindi ko alam
kung papaano ko sasabihin sa kanya na tuluyan na siyang iniwan ng utol ko. Nung oras na yun, nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Ate Stella sa kwarto. Tumakbo ako papunta sa kanya. Anong problema? Pinindot ko ang ilaw sa gilid ng pintuan. Naabutan ko si Ate Stella na nakatakip ang magkabilang kamay sa kanyang dalawang tenga. Umiiyak at aligaga ang mga mata. Patingin-tingin sa paligid ng bahay. Nandiyan sila. Sinisingil na nila ako. Sino sila? Pagtingin ko sa pader ng bahay ay may nakita akong mga bakas ng maliliit na kamay. Mga kamay na tila ba pagmamay-ari ng mga bata. Lumapit ako sa pader at sinuri ang mga bakas. Nanayo ang mga balahibo ko nang mapagtantong dugo pala ang bakas na iyon. Sir Jupiter, hindi ko alam kung maniniwala kayo pero nang mapadako naman ang tingin ko sa kama, nakita kong lumulubog ang kama na parabang may mga umaapak doon. Andre, tulungan mo ako. Pinabalikan na nila ako. Pakiusap! Sino bang sila ang sinasabi mo? Tumayo ka dyan. Huwag mo akong luhuran. Muling sinuyod ni Ate Stella ang kwarto. Nanginginig siya at mahigpit ang hawak sa kamay ko. Sila, silang lahat! Tinuturo niya ang kama, ang sulok ng kwarto at sa gilid ng aparador. Hinila ko na lamang si Ate Stella noong mga sandaling iyon. Lumabas kami ng bahay. Sinubukan kong kontakin si Kuya Diego pero mukhang nagpapakasarap na siya sa buhay kasama ang kabit niyang si Bianca. Dinala ko si Ate Stella sa isang hotel at doon ko siya pansamantalang pinatulog. Bumalik ako ng bahay. Para kasing may nagsasabi sa akin na umuwi noong mga sandaling iyon. Pagpasok ko sa bahay, nabigla ako nang abutan ko si Kuya Diego. Ang lakas ng loob niya na dalhin si Bianca. Anong ginagawa ninyo rito? Nasaan si Stella? Hindi ko alam. Bakit ba kayo nandito? Ipagtatapat na sana namin ang tungkol sa amin. Gusto sana ni Diego na formal na makipaghiwalay sa kanya. Tama si Bianca. Mas maganda sigurong alam na niya kaysa sa iwan ko na lang siya ng basta-basta. Magsasalita pa sana ako nang biglang may kumalabog sa kwarto nila. Dahan-dahan kaming lumapit doon, Sir Jupiter. Pagsilip namin, napaatras na lang kami nang makita ang ilang sanggol na nasa kama, umiiyak, nangingitim ang buong katawan at namumula ang mga mata. Umalis na rin sila kaagad noong mga sandaling iyon at naiwan na lang akong mag-isa. Sinara ko ang pinto, nakikiramdam lang ako sa loob. Naririnig ko na may mga sanggol na umiiyak. Ilang sandali lang, may nakita akong isang banig ng tableta na nakausli sa ilalim ng pinto. Kinuha ko agad yun at dali-daling umalis. Hindi ako mapalagay, kaya nagpunta ako sa isang lehitimong butika. Tinanong ko sa kanila kung para saan ang gamot na iyon. Nagulat ako nang sabihin ng doktor na ang gamot pala na iyon ay pampalaglag ng bata. Ibig sabihin, iniinom to ni Ate Stella kaya hindi sila nagkakaanak ni Kuya? Dali-dali akong bumiyahe papunta sa kinaroroonan ni Ate Stella. Gusto kong malaman at makumpirma mula sa kanya kung totoo bang lahat sana ng magiging anak nila ni Kuya ay pinalaglag niya.
Pagdating ko sa hotel, sa tapat pa lang ay napahinto na ako. Naabutan kong nagkakagulo ang mga tao sa entrance. Isang babae raw ang tumalon mula sa ika-anim na palapag. Nang silipin ko yun, si Ate Stella. Sabi ng mga pulis, buntis daw si Ate Stella. Nag-iwan si Ate Stella ng sulat. Nakasaad sa sulat niya na kinailangan niya ng magpakamatay dahil sa kanyang konsensyang gumugulo sa kanya. Dahil sa mga kaluluwa ng mga sanggol na kanyang pinalaglag. Nang makumpirma ko na totoo ang hinala ko, hindi ko magawang sisihin si Kuya Diego kahit na alam kong mali ang magloko. Hindi ko rin naman magawang sisihin si Ate Stella dahil wala rin naman siyang sinabing dahilan kung bakit niya pinalaglag ang mga sanggol. Sa pagkawala ni Ate Stella, natuloy ang pagsasama ni Kuya Diego at Bianca. Namuhay sila ng mapayapa dahil hindi tumalab ang ginawa ng albularyo sa kanila. Mga kakwentong takipsilim, naipit na rin ba kayo sa isang sitwasyon na gaya ng naranasan ko? Sa tingin nyo ba, tama ang ginawa ko na nagsawalang bahala lang at nagbulag-bulagan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama ba o mali ang ginawa ko. Sa inyong palagay, ano ba ang dapat kong ginawa noong mga panahong iyon? Gusto ko sanang malaman ang sagot ninyo, nang sa ganon ay mabawasan ang dinadala ng aking dibdib. Hanggang dito na lamang, marami pong salamat sa inyong pakikinig. More power sa inyong channel. Mabuhay po ang takipsilim. Nagustuhan niyo po ang aming mga kwento, follow niyo kami sa isa pa naming horror podcast na Sityo Bangungot. Sityo Bangungot. Ang horror podcast na magpaparelax at magpapatulog sa inyo. Huwag niyong kalimutan, Sityo Bangungot. Click the link in the description. Psst. Oo, ikaw. Narinig mo ba yun? Para sa mga kwentong katatakutan, search Kwentong Takipsilim on Spotify. Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Marville. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosal. Ikukwento ko lang ang nangyari sa pamilya namin noong kami ay mga binata at dalaga pa lamang. Masaya ang pamumuhay namin noon. Masagana ang pamilya namin. Lahat kami ay nagkakasundo. Kahit pa nga ang isa sa amin ay kapatid lang namin sa labas, tinanggap pa rin siya ng pamilya namin. College ako nang mamatay ang nanay namin. Namatay siya dahil sa sakit sa atay. Nang mawala si nanay, dito na nagbago ang tatay namin. Ano ba naman si tatay, hindi na natigil kakainom. Araw-araw, lasing. Baka mamaya niyan, sumunod na rin siya kay nanay. Pambihira, oh. Magkakasama kami noon sa sala
at pinag-uusapan namin si tatay kung ano ang gagawin sa kanya. Kahit kasi ipaliwanag namin sa kanya na kailangan pa rin namin siya, binabaliwala niya lang kami. Napabayaan na nga yung negosyo natin pagawa ng tsinelas. Bagsak na. Pati bukid natin, wala na. Wala na tayong kikitain dun. Eh, saan tayo kukuha ng pagpapaaral sa sarili natin? Sumusuko na ba kayo kay tatay? Ngayon niya tayo mas kailangan eh. Intindihin na lang natin. Alam niyo naman na mahal niya si nanay. Hanggang kailan kaya yung tayo yung uunawa? Naapektuhan na yung mga buhay natin. Oo, nandun na tayo na masakit mawalan ng mahal sa buhay, pero hindi naman pwedeng doon na lang ihinto ang lahat. Hindi mo maiintindihan si tatay kasi hindi mo naman kaano-ano si nanay. Remember, anak ka sa labas. Natameme si Fernan noong mga sandaling yun. Batid niyang may punto naman si Isabel, kaya nanahimik na lamang siya. May sasabihin ako sa inyo. Alam kong wrong timing to, pero sana maintindihan niyo ako. Napatingin sila sa akin. Seryoso ang mukha ko, kaya hinintay nila akong magsalita ulit. Uulitin ko ah. Sana unawain yung sasabihin ko. Sabihin mo na, nakakairita yung pabitin-bitin pa eh. Sinagot ko na si Jeff, yung nanliligaw sa akin nung high school pa. O ano naman, college ka naman na. Ayos lang yan, ano ka ba naman? Kala ko naman kung ano pa. Huminga ako ng malalim. Alam kong magugulat silang lahat sa aaminin ko. Pero wala akong magagawa kundi sabihin sa kanila. Wala naman kasi akong ibang malalapitan kundi sila lang. Buntis ako. Si Jeff ang ama. Nabuga ni Kuya Doming ang iniinom niyang kape nang sabihin ko yon. Kakasagot mo lang tapos napabuntis ka na agad? Baliw ka ba? Umihamog lang yung utak mo. Kaya ako nga siya sinagot kasi nabuntis niya ako. Pasensya na. Pero ikaw lang naman ang matatakbuhan ko sa problema na to. Naku naman, Ate Rosal! Alam mong problemado pa tayo kay Papa, nagdagdag ka pa ng problema? Ano pa nga bang magagawa natin eh, nandiyan na yan. Iharap mo sa akin yung lalaki na yan kasi kung hindi, babangasan ko yan. Natapos ang usapan na yon nang puro sermon ang inabot ko. Dahil nagdadalang tao na ako, pinatigil ako ni Kuya Doming sa pag-aaral. Nagkasundo naman sila ni Jeff at wala akong naging problema sa kanila. Ang problema ko lang talaga noong mga panahong yun ay kung saan ako kukuha ng pera para sa anak ko. O, paano yan? 4 na buwan na lang, maanganak ka na. Wala pang pera yung bumunti sa'yo kasi estudyante rin. Tayo wala rin pera kasi lugi na yung negosyo natin. Kaya anong gagawin natin dyan? Sermon ang hapunan ko noong gabing yun. Tinanggap ko na lang dahil alam kong kasalanan ko rin naman. Kailangan ko rin ng pera. Yung mga inuutangan ko, sinisingil na ako. Ay, kakastress. Wala na bang natitirang yaman si Papa na pwede nating paghatian? Dahil sa tanong na yon ni Isabel ay nagkaroon kami ng ideya. Pare-pareho kaming naging interesado sa kung anuman ang mamanahin namin kay tatay. Nang minsang tanungin namin si tatay tungkol sa mana,
Inamin niya sa amin na may natitira pa siyang yaman na nasa Nueva Ecija. Nakalagay daw yon sa isang baul. Ipapamana niya lang daw yon sa amin kapag malapit na siyang mamatay. Nagkaroon ng masamang konsepto ang paghahangad namin sa yaman na iyon. Sa puntong yon, tila naging gutom sa yaman ang mga kapatid ko. Isang gabi ay muli naming pinag-usapan ang tungkol sa natitirang yaman ng tatay namin. Bakit ganito itong nakasulat sa agreement? Bakit mas malaki yung parte mo? Eh ako naman kasi talaga dapat yung magmamana ng lahat. Eh kasi ako yung panganay. Pasalamat pa nga kayo, natiyan ko kayo eh. Lalo ka na eh, anak ka lang naman sa labas ni tatay. Kuya Doming naman, hindi ba pwedeng pantay-pantay na lang? Ang daya mo naman kung mas malaki ang sayo. Eh si Ate Rosa lang magkakapamilya na, dapat malaki ang sa kanya. Nagkakagulo, nagtatalo at walang mapagkasunduan ang mga kapatid ko. Pare-parehong hayok sa mana. Lalong-lalo na si Kuya Doming. Kitang-kita ko sa mga mata niya na handa siyang gawin ang lahat. Makuha lamang ang nararapat para sa kanya. Lumipas ang araw. Itinakbo namin si tatay sa ospital. Sabi ng doktor, food poisoning daw. Naiuwi na namin si tatay sa bahay, pero mula noon, hinang-hina na palagi ang katawan niya. Kuya Doming! Ikaw pang lumason kay Papa? Kinumpronta ni Isabel si Kuya Doming habang nasa sala kaming apat. Labag din sa kalooban ko yun, pero kailangan kong gawin yun. Lahat naman tayo makikinabang eh. Maliw ka ba, Kuya? Papatayin mo si Papa? O bakit? Di ba gusto nyo nang makuha yung yaman ni tatay? Di kailangan na natin siyang puwersay na pumirma sa agreement. Di naman mapupunta sa atin yung mana kung di siya mamamatay. Kita kong ngumiti si Fernan sa sinabing iyon ni Kuya Doming. Sa bagay na yon ay nagkasundo silang dalawa. Kung hintay natin si tatay kung kailan siya madidedo, baka barilin na lang ako ng mga pinagkakautangan ko kasi need ko na ng pera eh. So ano, okay lang na patayin ang tatay natin para mapadali ang mga gusto ninyo? Noong mga sandaling yun, bilib ako sa tapang ng bunso naming si Isabel. Naiinggit ako sa kanya. May lakas siya ng loob na kontrahin si Kuya Doming. Samantalang ako, takot ako sa kanya. Ganito na lang, pagbotohan na lang natin. Ako at si Doming, pabor sa gagawin niya. Si Isabel, hindi. Ikaw, Rosal. Pahay ka ba o hindi? Napalunok ako ng laway dahil sa pressure. Sa akin nakasalalay ang buhay ng tatay namin. Alam ko na sa gagawin kong desisyon, maaaring magbago ang buhay namin lahat. Mabigat sa kalooban ko ang desisyon na ginawa ko. Mahal ko ang tatay namin. Pero kailangan na kailangan ko talaga ng pera para sa kinabukasan ng anak ko. Ano ate? Pabor ka rin sa kanila? Naiiyak na si Isabel nung oras na yon. Hindi niya inakala na magagawa kong sumang-ayon sa hindi makataong paraan para mabilis na makuha ang mana. Dumaan ang isang buwan.
nagpatuloy ang panlalason ni Kuya Domeng kay tatay. Sa araw-araw na ginagawa niya yon, nasanay na lang din ako. May konsensya pa rin namang nanggugulo sa isip ko, pero nagagawa ko ng baliwalain yun. Hindi ko alam, Sir Marville. Parang kasing sama ko na rin yata noon si Kuya Domeng at Fernan. May sa demonyo yata yan si tatay. Tagal mamatay, buisit. Tatlo na lang kaming nag-uusap-usap noon sa tapat ng bahay habang nakatanaw kay tatay sa balkonahe. Gusto mo ba gumawa na ako ng paraan? Medyo kinabahan ako sa sinabi ni Fernan. Pakiramdam ko ay may mas masama pa siyang naisip bukod sa panlalason kay tatay. May naisip ko bang ibang paraan? Ngumisi pa si Fernan. Parang wala lang sa kanya ang gagawin nila. Kung sa bagay, hindi naman niya tinuring na ama si tatay. Tumira lang siya sa amin para maging masarap ang buhay niya. Pinakamabilis na paraan? E di kulam. Agad akong umalma. Baliw ka ba? Papahirapan mo pa si tatay sa iniisip mo? Hindi na kayo naawa ah. Ang usapan natin, uunti-untiin lang natin. Mas mahirapan nga si tatay kung paunti-unti. Mas maganda yung isang sakit na lang. Nakita ko sa mukha ni Kuya Domeng na sumasang-ayon siya sa ideyang iyon ni Fernan. Sinubukan kong kumontra at pigilan sila. Pero pinagbantaan lang ako ni Kuya Domeng. Kung ayaw mo, edi hindi ka na lang din namin nahatian. Bahala ka. Wala na akong nagawa. Kahit mabigat sa kalooban ko, ay nilunok ko na lang ang pride ko. Umiiyak ako nung oras na yon habang nakatingala sa walang kamalay-malay na si tatay. 11 ng Pebrero. Lumarga kami papunta sa sinasabi ni Fernan na isang mangkukulam sa Quiapo. Sumuot kami sa isang makipot na eskinita. Sa kasulok-sulukan nun ay may isang madilim na bahay. Tanging gasera lamang ang nagsisilbing ilaw. Nang may sumilip na matandang babae ay pumasok na rin kami sa loob. Dala na namin lahat ng kailangan. Buhok, larawan, sample ng dugo niya, mga damit tsaka kutsarang huli niyang ginamit. Tumangulang ang matanda at sumenyas na umupo kami sa gilid. Legit ba yan? Baka mamayas kami yan ha? Legit yan! Diyan pinakulam ng nanay ko yung nanay niyo. Tiningnan ko ng masama si Fernan noong mga sandaling yun. Binawi naman niya agad ang kanyang sinabi. Biro lang. Sinimula ng matanda ang pangkukulam kay tatay. Halu-halong emosyon ang nararamdaman ko noon, Sir Marville. Malungkot ako dahil alam kong sa oras na yon ay nahihirapan na si tatay. Kaba dahil yun ang unang beses na nakakita ako ng mangkukulam. Makalipas ang mahigit isang oras, natapos na ang ginagawa ng matanda. Nag-abot na ng bayad si Kuya Domeng.
agad din naman kaming umuwi ng bahay pagkatapos noon. Pagdating namin, naabutan namin si Isabel na umiiyak. Anong ginawa ninyo kay tatay? Galit na galit si Isabel na pinagsasampal si Kuya Domeng. Inawat ko sila agad kahit na malaki na rin ang tiyang ko noon. Niyakap ko si Isabel. Hindi ko na rin napigilang hindi maiyak. Domeng, tara, papirmahin na natin si tatay. Nag-iingalo na yata. Mabilis na umakyat sa kwarto ni tatay ang dalawa. Makalipas lang ang ilang minuto ay bumaba na rin sila. Parang wala lang sa kanila na wala na si tatay. Sir Marville, doon ko na napagtanto na nakakabulag pala talaga ang pera o kayamanan. O Rosal, may future na yung anak mo paglabas. Pinirmahan na ni tatay. Sinabi niya rin kung saan natin nahanapin ang baul niya. Sa sobrang sama ng loob ay hinimatay si Isabel. Pagkagising niya ay nasa morgue na si tatay. Binantayan siya ni Kuya Domeng at Fernan dahil natatakot silang baka magsumbong sa pulis ang bunso naming kapatid. Domeng, Rosal, mauna na kayo sa Nueva Ecija. Ako na munang bahala rito kay Isabel. Baka magsalita pa to eh. Sa parehong gabi lang din ay sumama ako kay Kuya Domeng. Aprubadong aprubado na rin naman si Fernan dahil kinabukasan ay sisingilin na naman siya ng mga pinagkakautangan niya. Mag-uumaga na kaming nakarating sa lugar na sinasabi ni tatay. Iyon ang dating bahay ng mga magulang ni tatay. Inabandona mula nang mamatay si Lolo at Lola. Pumasok kami sa loob ng bahay na puno ng mga sapot ng gagamba at alikabok. Mano-mano naming hinanap ang sinasabing baul. Kahit nahalugog na namin ang bawat sulok, wala naman kaming nakitang baul. Nan-trip ata yung si tatay. Nasaan yung baul dito? Yeah, mas na buhay ito. Layo-layo tapos wala naman tayong aabutan. Sinipa pa ni Kuya Domeng ang aparador na bulok at inaanay na. Kumayma ka, kuya. Baka naman may ibang parte ng bahay na to na di natin alam. May nakikita ka ba? Wala, di ba? Halos nasa gubat na nga tong bahay na to eh. Dahil wala kaming makitang baul, minabuti na lang muna namin na magpahinga doon. Kahit papaano, lumamig na rin ang ulo ni Kuya Domeng sa mga nakalipas na minuto. Sa kalagitnaan ng pagpapahinga namin, may isang lalaki na maraming bitbit na kahoy ang napadaan. Hindi namin siya kilala, pero base sa ngiti niya sa amin ni Kuya Domeng, mukhang siya ang nakakakilala sa amin. Abay, kayo ang anak ni Wilfredo, ano? Nagkatinginan kami ni Kuya Domeng sa sinabing iyon ng lalaki. Hindi na nagsayang ng oras si Kuya Domeng. Kinausap niya agad ang lalaki sa pagbabaka sakali na may malaman sila mula roon. Sino ho kayo? Nako, ako ang kababata ng papa mo noong dito pa sila nakatira.
lumapit ng bahagya si Kuya Domeng. Eh, pasensya na ho, wala kaming oras para makapagkwentuhan. Pero may alam ho ba kayong baul na nandito na pagmamay-ari ni Papa? Pagsabing iyon ni Kuya Domeng ay nagbago ang reaksyon ng mukha ng lalaki. Bigla na lamang itong sumeryoso. Ang baul ba na laman ang yaman ni Wilfredo? Parang nangislap ang mata ni Kuya Domeng nang marinig niya ang salitang yaman. Oh, alam niyo ho ba kung nasaan? Tumangulang ang lalaki. Sumenya siya para pasunurin kami. Kaso bigla akong pinigilan ni Kuya Domeng. Dito ka lang, Rosala. Ako nang bahala. Base sa mukha niya, alam ko na agad kung ano ang binabalak niya. Gusto niyang solohin ang yaman na meron ang baul. Pero, di ba ang usapan natin magkakasama nating titingnan ang laman ng baul? Sumunod ka na lang kung gusto mong partihan kita. Gustuhin ko man sumama noong mga pagkakataon na yon, pero natatakot ako kay Kuya Domeng. Tuluyan na siyang nilamon ng pagiging sakim niya. Binubunyag siya ng mga mata niya. Iniwan ako ni Kuya Domeng sa lumang bahay na yon. Inabot ako ng gabi kakahintay sa kanya na makabalik. Pero wala siya. Natatakot na ako sa kinalalagyan ko dahil gabi at madilim na. Kung ano-ano pa ang naririnig kong ingay sa paligid. Aalis na sana ako. Pero isang imahe ng lalaki ang nakita ko mula sa dilim. Nang makalapit siya, ay nabuhayan ako ng loob. Si Fernan. Nagawa niyang matuntun ang bahay na sinasabi ni tatay. Fernan! Buti naman at dumating ka. Si Kuya Domeng iniwan ako rito. Mag-isa niyang kukunin ang baul. Gago talaga yan si Domeng eh. Una pa lang alam ko nang uutakan tayo niyan eh. Naiinis si Fernan. Parang gusto niyang sapakin si Kuya Domeng kung kaharap lang namin siya. Alam mo ba kung saan pumunta? Hindi. Pero sabi nung lalaking nakausap namin na kilala ni tatay, diretso lang yung daan na yan. Wala kaming sinayang na oras. Agad naming tinahak ang diretsong daan. Madilim na sa kagubatan, kaya hindi naging madali para sa amin ang paglalakad. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay biglang sumakit ang tiyan ko. Eksakto namang may nakita kaming isang bahay na ilang metro na lang ang distansya sa amin. Pagdating namin doon, naabutan namin ang mga taong nakahandusay sa bakuran. Duguan at mga wala ng buhay. Marami silang taga at hiwa sa katawan. Napalingon kami sa pintuan nang lumabas doon si Kuya Domeng habang bitbit ang baul, nakatamtaman lang ang laki. Domeng! Anong ginagawa mo? Akala ko ba hati-hati tayo? Ngumiti si Kuya Domeng na parang nabubuang. Hati? Bakit? Kapatid ba kita?
Anak ka lang sa labas. Kang epal. Ah, ganun? Ginamit mo lang kami matapos mong ipaligpit sa akin si Isabel? Gagaguhin mo lang din pala ako? Halos manghina ako sa narinig ko, Sir Marville. Pati si Isabel ay pinatay nila. Napaatras ako at nanginginig ang tuhod. Mas lalo akong kinabahan nang maglabas si Fernan ng baril at itinutok kay Kuya Doming. Binitiwan ni Kuya Doming ang hawak niyang baul. Sandali silang nagkatinginan. Maya-maya lang ay tumakbo si Kuya Doming palapit. Nagkabunuan sila. Nag-agawa ng baril. Langya ka! Napakasuga pa mo sa kayamanan! Ako lang ang dapat magmana ng yaman ni tatay dahil ako ang panganay. Kung gusto niyong makuha ang inyo, patayin niyo muna ako. Nagpagulong-gulong na sila sa lapag. Nasasagi na nga rin nila ang mga bangkay na nakabalandra sa bakuran. Gusto ko silang awatin pero natatakot ako sa baril dahil batid ko na sa oras na pumutok yun, may buhay na mawawala. Tumumba si Fernan. Pinagtataga siya ni Kuya Doming sa katawan. Laylay ang braso ni Fernan dahil iyon ang ipinansalag niya. Yan, tama yan. Para wala na akong kahati. Hindi na gumagalaw si Fernan nung mga sandaling yun. Lasug-lasug na ang isa niyang kamay. Nang tumingin na sa akin si Kuya Doming, nanlilisik ang mga mata niya. Nung mga sandaling yun, ay batid ko na ako na ang susunod. Wala siyang pakialam kung may madadamay na sanggol sa sinapupunan ko. Kuya Doming, wag! Sa'yo na lahat yan. Wag mo lang akong saktan. Ngunit tila hindi niya ako naririnig. Nakatingin lang siya sa akin. Wala siya sa sarili. Nakakatakot kung paano niya ako tingnan. Pasensya ka na pero kailangan... Naudlot ang sasabihin niya ng isang putok ng baril ang narinig ko. Kasunod noon ay bumulagta na lang si Kuya Doming. Pagtingin ko kay Fernan ay hawak niya ang baril. Itututok na niya rin sana sa akin yun, pero hindi na niya kinaya. Tulad ni Kuya Doming ay nalagutan na rin siya ng hininga. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga sandaling yun. Natagpuan ko na lang ang sarili kong pilit na binubuhat ang baul. Mag-isa akong naglalakad sa gubat. Saka ko lang naisipang buksan ang baul nang makabalik na ako sa lumang bahay. Pinukpok ko ang kandado ng malaking bato. Pagbukas ko, ay agad na dismaya ako nang wala akong makita. Tanging isang larawan lang ang naroon. Nang ilawan at tingnan ko ang larawan, napaupo na lang ako sa sahig. Naiiyak at natatawa na lamang. Hindi ako makapaniwala na ang tinuturing palang kayamanan ng tatay ko ay ang lumang larawan ng nanay namin. Ang larawan na naging mitya ng buhay ng mga kapatid ko. Mga kakwentong takipsilim, hindi ko na alam ang gagawin ko matapos ang pangyayaring yun. Hanggang ngayon ay nanghihinayang pa rin ako sa mga buhay na nawala. Kaya sa mga tagapakinig, ano kaya ang maaari kong gawin
ngayong wala naman akong nakuhang totoong yaman. Dapat ko na lang bang kalimutan yun? O dapat ko pa rin bang ipaglaban ang kung ano ang dapat sa akin kahit wala na silang lahat? Dito na po matatapos ang aking kwento. Ako po muli si Rosal, ang inyong sender ngayong gabi. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kakwentong takipsilim.